guys! Susan ulito dito sa ating Teach Me How YouTube channel kung saan ang pinag-uusapan natin ay negosyo, investment at yung mga bagay na pwedeng makapagpabago ng ating buhay. Okay? Financial transformation. Okay? So, napakaganda ng topic natin for today dahil very, very helpful at very informative ang ating i-discuss today, okay? Kaya please make sure to sit down, relax, at manood ka lang dahil marami kang matututunan today, okay? And pakisubscribe mo na rin and pakihit mo rin yung bell icon para wala kang miss. Okay, so meron tayong 5 D's kung paano tayo magsisave successfully, okay? So unang-una is direction. Okay, napaka-importante ng direction sa buhay ng tao, sa buhay natin. Kasi kung wala tayong direction, hindi mo alam kung saan patungo ang buhay mo. Ang daming napapariwara, ang daming nawawala sa katinuan dahil walang direction ng buhay nila. Diba? So, napaka-importante na alam natin yung ating short-term goals, long-term goals, at kung saan ka patungo. Diba? Saan pa patungo yung buhay mo? Ano ba yung ini-aim mo? Ano ba yung goals mo? Ano ba yung gusto mong mangyari sa buhay mo? So, dapat alam mo yung direction mo. Malapit ka na ba doon sa direction mo o hindi ka pa nag-uumpisa? So, alamin mo. So, yun dapat na ginagawa natin. Okay? Number 2 is yung dedication. Kung dedicated ka sa trabaho mo, so, dapat ganyan pa ka rin ka-dedicated sa pag-iipon. Dahil ang topic natin is kung paano mag-save successfully. So, dapat yung dedication mo, di ba? Pagka nag-work tayo, dedicated tayo dahil talagang ini-aim mo na talagang maging minsan merong mga employee of the year award, di ba? Merong mga incentive pagka empleyado ka. So ganun din sa pagsisave ng pera, di ba? So dapat i-aim mo, i-goal mo na yung dedication mo no matter what, gawin mo kahit wala nakatingin, dapat nagsisave ka consistently. Is yung deadline. Okay. Pag sinabi natin deadline, syempre ito yung time frame, yung hangganan, hanggang kailan mo ba gagawin isang bagay, 'di ba? So, for example sa pagiging employee, minsan meron tayong mga ginagawang reports, 'di ba? Na binibigyan tayo ng deadline ng mga superiors natin, ng mga boss natin. Okay? And one thing about deadline, ito yung nagpo-push sa atin to work harder, to work faster, di ba? Nawawala yung procrastination pagka meron kang deadline. Kasi pag walang deadline, hindi mo binigyan ng time frame yung isang bagay na dapat mong gawin. Nagpapabanjing-banjing ka lang eh. Parang papalipas ka lang ng oras, di ba? Parang patay na patay yung oras. So, napaka-importante ng oras kasi hindi ko na maibabalik yung oras. For example, ngayon, di ba? Today is October 16. So, hindi mo na babalik yung October 16, 2019. Kahit anong pang gawin mo sa buhay mo, hindi na babalik yan. Okay? So, kung wala kang deadline, lilipas at lilipas ang panahon, ang oras, wala kang ma-accomplish. Okay? So, tatanda tayo, wala tayong ipon, at napakahirap mangyari yun sa isang tao na siyempre, pag tumanda ka, marami ka nang nararamdaman, especially kung wala ka namang kasama sa buhay. Importante na meron kang ipot para may mo kang mahuhugot kasi hindi pwede yung aasa ka lang lagi sa kamag-anak, sa parents, sa relatives, sa mga kapatid. Lalo na kung ang mga kapatid ay meron ng family. Okay? So, take the initiative. Mag-ipon ka para sa sarili mo, para sa future mo, para sa future ng anak mo. Okay? So, kung makaipon ka, ma-hit mo yung short-term goal mo, o kaya naman yung long-term goal mo, okay lang na i-treat mo yung sarili mo for something nice. For example, magpa-puts pa ka, magpa-parlor ka. So, okay lang yun. Diba? I-reward mo yung sarili mo. Okay? And then, start ka na naman ng another goal. Or sabihin natin, na-hit mo na yung 50,000 ipon goal mo, susunod naman yung 100,000. Okay? So, ganon. Pwede natin gawin yun. And,
Lumilipas yung panahon, lumilipas yung araw, nalilibang ka at the same time na nakakaipon ka, hindi mo na mamalaya, malaki na pala yung ipon. Okay? So, yun yung 5 D's para makapag-save tayo successfully. So, ulitin ko, yung direction, yung dedication, determination, discipline, and deadline. Okay? So, dapat yung limang yun meron tayo para maging successful tayo sa ating saving goal. Okay? Sa ating pag-iipon. Okay? So, sana meron kang natutunan sa aking short video tutorial today. I hope na may apply mo agad ASAP yung mga natutunan natin today. Okay? Sa buhay mo para magkaroon tayo ng financial transformation. Okay? So, dahil napaka-importante na meron tayo ma-save para sa sarili natin for our future. Okay? So, I hope to see you again for another video tomorrow at same time. So, thank you for watching. Bye-bye and